malaking tulong sa mga farmer kasi yan siya, hindi kinakain ng unggoy, hindi man siya binubukan, at saka hindi naman siya nakakain ng baboy damo. Hindi siya napipinsala ng mga hayop, kaya naisipan kong taniman yung aking lupa. Ating alamin kung ano nga ba ang abaka. Ang abaka ay native na pananim sa Pilipinas at pinakamatibay na natural fibers sa buong mundo na halos 8 times ang tibay kumpara sa koton. Dahil sa equatorial location ng ating bansa ay saktong-sakto ito na may 77 degree Fahrenheit ang temperatura, dito lamang natural na tumutubo ang abaka. Kaya ang Pilipinas ang sumusupply sa 90% na pangangailangan ng abaka fibers sa buong mundo. Sa pagkakataong ito ay nandito tayo sa farm ni Auntie Lulimar Kasidsid sa Barangay Santa Maria Dumaran, Palawan upang magpasyal sa kanyang abaka farm. Ito ay nagsimula nung na-discovery na ginagamit ng ating mga ninuno bilang kasuotan nung panahon ni Ferdinand Manjula noong 1521. Napansin nila na sinusuot na ng ating mga ninuno ay yari sa abaka. Dumating din ang mga Amerikano noong 1820, nagkuha sila ng sample at dinala ito sa US. Simula ang kalakalan ng abaka sa pagitan ng US at Pilipinas. Dito naman nagsimula ang abaka farming sa Pilipinas. So ito po, ito na harvestan nyo na. Kailan po kayo nag-harvest? August 4. Dito na tayo ka-farmer sa area na kung saan ay mayroong mga abaka. Paano ba namin malalaman na yung isang saging ay abaka? Ano yung palatandaan? Pamamagitan ng kanyang puso, ng kanyang dahon, at ng kanyang puno. Sa halos 49 provinces kabilang ang Catanduanes, bilang pinakamalaking supply ng abaka, Davao, Mindoro, Leyte, Negros, at iba pang mga probinsya na nagsusupply ng abaka. Nakita ng ibang bansa na tulad ng Indonesia, Costa Rica at Ecuador na malaki ang potensyal sa abaka, kaya kumuha sila ng mga materialis na pantanim at nagtanim din sila nito sa kanilang bansa. Bro, ang kanyang puso ay makintab. Ito ka farmer, yung kanyang puso. Ilapit ko yung camera. Yan. Ma-brown. Yan. Pag tiningnan nyo daw yung kanyang dahon ay makintab. Sinyalis na yan ay abaka. So ito. Ito yung kanyang puso at ito yung kanyang bunga. Paano nga ba itanim ang abaka? Sa pagtatanim ng abaka ay pwede kang magtanim ng suhi nito o di kaya naman ay mga buto mula sa kanyang mga bunga. Matapos may tanim ay maghihintay ka ng 12 to 25 months bago ito may harvest o maputol. Pero syempre kung buto ng mula sa bunga ang iyong itinanim, mas matagal ito. Pinuputol ang puno kapag ito ay meron ng bunga. Dahil ito ang katamtamang panahon na ang fiber nito ay matibay na. Tumataas ito ng 13 to 22 feet o katumbas na 4 meters hanggang 6.7 meters. Paano na po malalaman kung siya ay kailangan ng i-harvest? Kailangan siya ang i-harvest ng nagabunga, na may bunga na siya o kaya may puso. At tulad niyan, meron ito, meron na siyang bunga at pwede puso. Yung puso tahan nang maglabas, pwede na siyang i-harvest. Kumbahin siya. Puputulin. Saan po banda puputulin dito? Dito banda. Dito siya hanggang puputulin. Ah, sagad po dyan. Tapos dito rin sagad din dito sa dahon. Hanggang sa may dahon na yan. Bago babalatan rin siya, tanggalin dito ang balat na ito. Yan yung mga tuyo na. Pag green na yung maiwan, pwede mo na siyang isa lagay sa decortinating machine. Paglabas niya, fiber na. Pwede mo na siya, pwede mo na siyang ibandil. Ibandil mo na siya sa bandiha na 50 kilos, 30 kilos na bandiha. Bago, pag nabandil mo siya, pwede mo na siyang ilagay sa silipin bago going to, ano na siya, deliver. Sa Pilipinas ay mayroong nasa 40 varieties ng abaka. Matapos nga ang unang harvest, ay maghihintay ka na naman ng 3 to 8 months upang muling makapag-harvest. At tuloy-tuloy na ito. Ang kailangan lang na lupa dito ay sandy clay loam at clay loam. Nakadepende naman ang dami at bilis ng produksyon sa taba ng lupa at maintenance nito. Kapag makapagsimula ka ng makapagprodukto ay tatagal ito ng 15 to 40 years bago humina ang produksyon. Matapos maputol sa puno, ang susunod na gagawin ay stripping at tuxeying
ang maproseso na to ay gagamit ka ng decortinating machine upang makuha mo ang mga hibla. Pero kung wala kang machine, ang gagawin mo dito ay mano-mano. Subalit ito ay mapagod at matagal. Hindi ka makapag-harvest ng marami. Matapos nito, ang susunod ay ang pagtutuyo na pwedeng gawin ng sun dry, air dry, o kaya naman mechanical drying. Ito ay gagawin sa loob ng 2 to 3 days hanggang sa matuyo o dipindi sa sikat ng araw. At pagkatapos nito ay pwede mo nang ibenta ang iyong mga abaca fiber sa halagang 50 pesos hanggang 70 pesos per kilo. Ibabundle na ito, ika-classify ayon sa kulay at uri nito. Kung bilhin nila sa amin ng 1 kilo ay 70 pesos. Ginagawang damit, ginagawang pera, ginagawang cellphone, laptop. Maraming pinagagamitan, ginagawang sapatos, tinela. Nagsimula lang kami sa 300 puno. Kakuha kami ng pantanin sa samahan ng Tikay. Binigyan nila kami ng pantanin. Mga ganito lang kaliliit, oh. Tapos dito nyo po tinanim? Pagdating ng 6 na buwan, kaya kami nakapalawak, ay nagsuwi kasi yan siya ng tigda 2-3. Nilipat-lipat na namin. 300 is nakuhaan namin ng 300 ulit. Naging 600 na? Naging 600 siya. Pagdating ng March ulit to April, nakuhaan na namin siya ulit ng 250. Mm. Kaya medyo nakapalawak kami. Tapos masunod naman ulit noon, yung kinuhaan namin ng 300, nakukuhaan ulit namin ng 300 ulit hanggang lumawak siya, umabot ngayon yung aming abakahan ng 2 hectares. Ang pagtanim namin kasi, kaya sa isang hektarya ay 1,600 puno yung maitatanim mo. Nagtanim lang kami ng 2.5 kwadrado. Yeah. Bali, 2.5 by 2.5 meters. Katulad po nito. Oo, ito yeah, na yung spacing. Mula dyan, papunta dito. Straight, papunta po doon. Ayan, ganda oh. 2.5 by 2.5 meters. Nagkaroon na po siya ng mga suhi katulad nito. Ito, transplant nyo na naman po at palapad ng palapad. Sa 2 hectares po ninyo na abaka ngayon, ilang hectares na po yung naharbisan ninyo? Mga nasa isang hektarya pa lang. Nasa isang hektarya. Ito na po, ito na yung hinarbisan nyo. Ilan na po yung naharbis ninyo? Yung naharbis lahat namin is nasa 300 kilos. Sa kabuuan ay gagastos ka ng 64,000 sa bawat hektarya, pero makapag-harvest ka naman ng 1 hanggang 2 tonelada per hectares. Ito ay napakaganda sapagkat malaki ang kita sa maliit na lugar. Tika, saan nga ba natin ginagamit ang abaka? Meron ka bang alam? Kami nga dito baka magpatawag daw ng magagawa ng ng mga sombrero, bag, wallet. Para may extra kita rin daw yung mga kababaihan. Alam niyo ba na ang current banknote o pera ng ating bansa ay gawa sa 80% cotton at 20% abaka? Maliban dyan, ang abaka fiber ay ginagawang cordage o mga lubid sa barko dahil ito ay matibay sa dagat. Ilan pa dito ay ginagawang papel, tea bags, textile, furnitures, handbags, sombrero, chinilas, medicinal fabrics, katulad ng face mask, automobiles at syempre mga handicrafts. Liban pa dyan, ang abaka ay hindi katulad ng niyog saging na kapag tinaning mo sa gilid ng gubat ay uubusin ang lahat ng mga hayop tulad ng unggoy at iba pa. Dahil ang abaka ay hindi nila makakain kaya saktong-sakto itong itanim sa gilid ng kabundukan o mga malabundukin na lugar na walang pakinabang. Kunting linis mo lang ay pwede ka na makapag-harvest ng abaka at dito kikita ka na ng pera. Malaking tulong sa mga farmer kasi yan siya, hindi kinakain ng unggoy, hindi man siya binubukan, at saka hindi naman siya nakakain ng baboy damo. Kaya hindi siya napipinsala ng mga hayop, kaya naisipan kung taniman yung aking lupa. Kung mayroon kang mga malawak na lupa at mabundok at wala itong tanim, huwag mo nang aksayahin. Taniman mo na ng abaka dahil sa Pilipinas ang eksaktong lugar upang magtanim ng abaka. Sa kasalukuyan, kulang ang supply ng abaka at malaki ang demand dito. Dahil ang Pilipinas lang ang may kakayanang mag-supply ng 90% na pangangailangan ng buong mundo sa abaka fiber. Kaya malaking potensyal sa abaka. Ito, sa isang puno,
mga ilang piraso po yung pwedeng i-harvest? Magbunga siya ng, o kaya magpuso na siya ng apat. Katulad dito, ito, makapal siya. O, katulad po nito. Katulad dito, makapal siya. Makukuhaan mo siya ng apat na piraso, kumpirma yung may puso at may bunga. Katulad nun sa taas, kasi hindi pa yung naharbisan. Kasi katulad nun, isang puno na yun, o apat ang may bunga. Kukuha mo lahat yung may bunga na yan. Magkano na po yung bayad nun? Yung isang kilo ay? 70. 21,000. Ano, malaking pira pala ito. Tapos, hintay na naman, harvest na naman kayo, ilang buwan na naman po? Mga 3 buwan lang. 3 months, harvest na naman po. Mas maganda po pala ito kumpara sa saging na, ano, yung saba. Saba. Pwede mong ibenta yung kanyang suwi sa mga nagabili. Kasahan sa amin ay 20. May kamembro kami na nagbili ng 1,600 puno na suwi sa tig 20. Ito po yung sinasabi niya na suhi. Ito po kaya siya dumalang kasi narbisan. Ibig sabihin ito po yung itong medyo makapal na yan. Nakadaan ng harvest. Medyo nahawan-hawanan lang namin ang ilalim yan kasi kinuhaan namin ng suwi. Kailangan pa po ba itong lagyan ng fertilizer? Anong lupa po yung gusto niyang matirahan ng mga abaka? Yung makalumikmik, mabato-bato, saka rolling siya. So sakto po pala ito sa mga bundok na walang nakatanim. Taniman ko siya ng saging, kainin din ng unggoy. Taniman ko naman siya ng nyog, kainin ng babidamo o kaya ng durian. Di mo, sumabuti na lang na abaka. Mamumuhunan ka talaga ng pawis kasi kung lalo na kung walang magapinans. Pero pag may magapinans, mas madaling makapapalapad ka. Di ka mag-upas sa tao. Pero kung wala namang magpinans, pwede ka naman na mamumuhunan ka ng sarili mong pagod. Pawis. Kasi ito sa akin, sariling pawis lang talaga ang pamumuhunan ko kasi binigay ng samahan yung 300 puno, pautay-utay ko lang ng palawak. Tapos, kami na rin lang naman yung nagalinis ng mga bata. Pag medyo walang paas kong mga bata, araw ng Sabado, ay enjoy kami ng mga bata dito sa ilalim ng kaabakahan. Nagatabas kami, nagapanghuan ng tuyong dahon para mahawanan sila. Ngayon po nakita nyo yung kagandahan ng abaka na nakakatulong sa inyong pamilya. Ano po yung susunod na plano ninyo sa inyong abaka plantation? Kasi ay dire-diretso pa ang pagpalapad ngayon para gusto naming magkaroon ng sariling decor knitting machine para mas makatulong sa mga walang trabaho. Kasi kung may decor knitting machine, pwedeng pamadalian mong ma-harvest na pag nag-harvest ka is pwede mong sabihin na pagkahapon, pwede mong ipaluwal kung may kaunti kang pera, pwede ka magpaluwal sa tao o magsuhol. Para sila naman, mayroon din pagkakitaan. Minimum is 10 kilo sa maghapon. 10 kilo yung matutuyo mo. Mayroon naman yung mag-harvest, lahat pasok sa amin yun. Yung makakaltas lang namin dun is kalahating litrong krudo. Kasi yung decor knitting machine, sa ano man yun sa samahan. Kung sakali po hindi kayo gagamit ng decortinating machine, posible ba makapag-harvest kayo? Pwede, kasi meron naman kami pang-harvest mano-mano. Sa maghapon is 6 lang na kilo yung ma-harvest mo. Yung nasabi nyo na 10 kilo, yun ay trabaho na ng isang tao na siya na magpuputol, na siya na magbalat. Oo, kanya na lahat. Sa tatlo kami, dalawa kong anak, tapos ako, kumuha kami ng 25 kilo sa isang araw. Yun, maraming salamat po sa pag-share ng inyong information. Dito na nalaman po natin na yung abaka ay tinatanim sa pamamagitan po ng suhi. Then ang sukat nito ay 2.5 meters. Sa isang hektarya ang matatanim na natin ay 1,600 na puno at ang gusto ng abaka sa mga mahalumigmig, tapos rolling at mabato-bato na area. Yun ang kanyang naganda na gustuhan. Kaya kapag tiningnan nyo dito, ayan o, ang daming abaka. At ang kagandahan pa po ng abaka, ang sabi po ni Auntie Lulimar ay hindi po ito kinakain ng unggoy, yung kanyang bunga. Hindi rin kinakain ng mga bukan at ng baboy damo. Kasi ito gilid ng gubat. So, siyempre, nandyan silang lahat. Pero dahil dito, magkakapira ka na at hindi ka pa mahihirapan sa mga hayop na pupunta dito. At ka-farmer dyan, nagtatapos ang ating video ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunod sa ating mga videos. Abangan nyo pa yung mga susunod nating mga video.
Kaya kung bago ka sa akin channel, hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At i-like mo na rin ang video na to kung nagustuhan mo bilang suporta sa ating channel. I-share mo na rin sa iba nating ka-farmer upang mapanood nila at sila rin mismo ay may courage na magtanim ng abaka. Marami pa tayong mga video na pwede mong panoorin sa ating mga playlist at abangan kita sa susunod na video. Maraming salamat. Paalam.